Hello guys, happy new year to each and every one of you. This is my first ever sit down video for 2020, and our topic for today is caregiver. This topic is very close to my heart because it was 2009 when I first came to Canada as a live-in caregiver. If you're new to my channel, please don't forget to like, comment, and subscribe to my Facebook group. Follow and like me on Facebook. It's www.facebook.com/KigleTV. I'll put the link in my description down below. I did this video a long time ago, but I've been getting lots of messages and on Facebook and comments sa YouTube channel. So I decided, why not do another vlog or sit-down video about this topic para maliwanagan yung iba kung paano nga ba maging isang caregiver dito sa Canada, magkano ba yung fees na binabayaran, magkano ba yung sahod, ano ba yung processing times, may age limit nga ba, ano nga ba ang isang caregiver dito sa Canada overall. So guys, disclaimer, before I start this video, gusto ko sana sabihin sa inyo, hindi po ako isang immigration officer, hindi po ako immigration assistant or immigration consultant, nor hindi ako, wala akong pangmamayaring immigration agency na or employer, hindi ako employer na naghahanap ng may sponsor papunta dito sa Canada. So sa mga nagme-message sa akin or nagko-comment sa YouTube or nagme-message sa akin directly sa Facebook kung pwede ko silang i-sponsor papunta sa Canada. No guys, I'm a registered nurse dito sa Canada. I myself, kung pwede ko nga lang i-sponsor yung mga kapatid ko sa Pilipinas, i-sponsor ko na sila. So kung hindi ko nga sila may sponsor, kayo pa kaya hindi ko kakilala guys. So just put that in mind guys. I'm not an agent. I'm not an immigration officer. So, I'm here to give you tips and ideas according to my experiences doon nagpunta ako dito bilang isang live-in caregiver from Dubai at kung paano ko na-achieve ang pagiging isang caregiver, healthcare aide, naging isang LPN, at naging isang registered nurse. So, if you guys have any questions about those processes, you can always message me on Facebook. Gusto ko sana sabihin sa inyo guys, pabago-bago ang rules ng Immigration Canada. So, make sure you always check the website. So, lahat ng sasabihin ko sa inyo guys is makita niyo yung information na yan sa website ng Immigration Canada. So, better check the information sa my website mismo nala first hand. It's www.cic.gc.ca. Ilalagay ko rin po yung link nila sa my description down below. Meron silang Facebook group din, yung Canadian Citizenship Immigration Canada. You can always search sa my Facebook. Anyway guys, so what is caregiver in Canada? So caregiver can be in different settings. When I came to Canada in 2009, ang ina-applyan ko is live-in caregiver kasi ayun na yung option na meron kami noong 2009. So if I'm not mistaken, ngayong 2013, noong 2013 may bago na silang option or setting, pwede ka na mag-leave out caregiver. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo guys, always check the website of Canadian Immigration kasi pabago-bago sila ng rule. Baka mali mo, next year or this year, 2020, is wala na palang leave out na option. So, nung time ko, balik tayo, nung time ko, nung 2009, live-in caregiver ako. Meaning, nakatira ako sa bahay ng employer ko. Hindi ako pwedeng umalis or tumira sa labas or mag-rent ng bahay sa labas. Kumbaga, dapat nakatira ako sa bahay ng employer ko. Bakit? Kasi may binabayaran akong board and lodging and food na kasama sa sahod ko. So, nung option ko, wala akong option na mag-stay out. Nung pinirma akong kontrata when I was in Dubai, mahabang pages yun eh. Every page, kailangan mong basahin. And then, every page, kailangan mong pirmahan and lalagay mo yung date. Yung may copy ka nung isa, and then may copy yung employer mo, and then may copy yung agency mo. So, kapag may hindi napagkasunduan sa may contract mo, pwede mo siyang isumbong sa immigration. Pero, gusto ko na sana sabihin sa inyo guys, may mga times na hindi maganda yung naging kinalabasan ng contract. Pero ang ginawa ko, tinapos ko talaga yung 24 months na contract. 24 months is 2 years. Kasi gusto kong makuha yung permanent residence na visa. So anyway, so yun nga no. Ang per month na sahod ko is 1,700. Tapos kakatasin nila yung boarded lodging tsaka food na umabot sa akin ng 350. And
per month and then may tax. So akala ng iba, kapag live-in caregiver ka, is kasama na doon yung 1,700, is sa'yo na lahat yun. So 1,700, hindi. 1,700 per month, magbabayad ka pa ng tax na kulang-kulang ng mga 200. So matitira na sa'yo is 1,500. And then magbabayad ka pa ng 350 na board and lodging and food mo. So 1,000 na lang halos ang 1,100 Canadian dollars na lang matitira sa'yo. And then syempre, nung time ko, may nag-loan ako ng pera sa Dubai para makapunta sa Canada. So nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, nagpapadala pa rin ako ng pera sa Dubai para maipambayad ko sa loan sa Dubai kasi ayoko nang may maiwang utang sa Dubai. So anong nangyari noon, as in todo tipid talaga ako when I was a caregiver. So gusto ko sana sabihin sa inyo guys, nung time ko ay 1,700 per month ang sahuran, per month yun guys ha, hindi ko lang alam ngayong 2020 kung per month pa rin at kung 1,700 pa rin ang minimum na pasahod ng caregiver. Ang pagkakalam ko dito sa Alberta, kung saan ako nakatira, every province kasi is different. Sa Alberta kasi, ang minimum na pasahod na dito is 14 per hour. So hindi ko alam kung ganun pa rin. And then, meron akong contact na si Nine doon na 8 hours per day lang ang dapat kong patrabahuin. Pero nung time ko, syempre hindi nasusunod yun. Eh yun yung isa sa mga dahilan na tulad na sabi ko kanina na may mga times talaga na ang contract hindi nasusunod. Pero pinagsagahan ko yun ng 24 months kasi gusto ko talagang ma-achieve yung PR na inaasam-asam ko. So, 8 hours per day. So, imaginein mo, kung live-in ka, syempre doon ka nakatira, gigising ka na umaga, magluluto ka ng breakfast mo, magluluto ka ng breakfast niya. Eh, nung time ko, pagigising ako ng 6 o'clock ng umaga, i-start ko na yung bowel routine ng pasyente. I-start ko na yung pampaligo niya, i-start ko na lahat, magpe-prepare na ako ng breakfast niya. And by the time na matapos kami ng breakfast niya, by the time na mag-start ako ng bowel routine niya, kasi mag-start ako ng suppository, ng 6 o'clock, matatapos ako ng mga 11, mag-start na naman ako ng lunch time, so matatapos na naman ako ng mga 1, so mag-start na naman ako ng dinner time, hanggang, alam mo yung parang wala ka na rin pahinga halos, tapos, middle of the night, gigising ka parang kasi meron kami parang baby monitor, na kapag tumabog siya sa middle of the night, gigising talaga ako, so no choice. So, yung 8 hours per day na sinasabi nila sa contract is hindi talaga nasusunod yun bilang isang living caregiver kasi nakatira ka nga dun, no? So talagang hindi mo maiiwasan na talagang tawagin ka pa rin talaga ng pasyente mo kapag may kailangan siya. So yung day off nga hindi talaga siya nasusunod. Ang pagkakalam ko nun sa akin is weekend talaga yung day off ko. Pero wala naman talaga akong mapuntahan kasi wala naman akong family dito. Meron akong friends na nakilala na nag-work sa kanya bilang mga weekender caregiver. Pero hindi rin nagtaga sa kanya kasi medyo nahihirapan sa mga workload. So tulad nga nasabi ko, 2013 meron ng option for leave out. Pero hindi ako sure guys kung papaano yung board and lodging and food noon. So guys, kayo na bahala mag-check sa website ng Immigration Canada, www.cic.gc.ca kung paano yung option ng leave. So yung pasahod, kayo na rin mag-check. Pagkakalam ko sa Alberta, sa amin ang minimum per hour na dito is 14 per hour. And ibang province is different. So always check kung magkano na ngayon ang minimum salary ng every province. So guys, may nagtatanong sa akin, ano nga ba ang isang caregiver sa Canada? Ang caregiver can be a nanny. A nanny ang ibig sabihin tagapag-alaga ka ng bata. Mga toddler or infant, yung talagang tagapag-alaga ng baby. Or it could be a person with a disability tulad ng inalagaan ko. Yung pasyente ko is quadriplegic. So meron siyang resulta siya ng motor vehicular accident. So hindi niya maigalaw lahat ng 4 extremities niya, lahat ng limbs niya. Meron siyang, may galaw niya yung kamay niya, yung mga daliri niya, pero yung dexterity niya, yung pincer grasp niya, is hindi masyadong bongga. So, anong nangyayari? Susubukan ko siya every meal. So, tulad nga nang sabi ko kanina, diba, parang wala talagang pahinga bilang isang living caregiver. Kasi talagang kailangan niya ako. He even takes sips of water. Kasi mahilig pa rin siyang mag-painting or mag-computer. So, ganun yung nangyari sa akin. And then, pwede ka rin mag-alaga ng old age na walang sakit. Kumbaga, parang taga-luto ka lang nila. Kumbaga, parang companion. Or, old age na may dementia. May mga iba't ibang klase ng dementia. May mga dementia madali siyang i-redirect.
meron yung dementia dito na talagang medyo aggressive. Pero yung mga aggressive naman na demented na may na patients dito is nilalagay na sa facility. And then, pagkakaalam ko, ang caregiver ngayon dito sa Canada, yung option na may leave out, is pwede ka na magtrabaho sa home care setting. So, kumbaga, pwede ka magtrabaho sa bahay ng pasyente, pwede ka magtrabaho sa facility ngayon, or yung leave out. Yung facility, at least meron kang support from the nursing staff, di ba? Ano nga ba yung requirements? So guys, ulitin ko ulit, no, disclaimer, always check the website www.cic.gc.ca. Pasensya na kung paulit-ulit ako guys, no, kasi gusto ko sana sabihin sa inyo na paulit-ulit din ang pabago-bago ng rules and regulations ng Canadian Immigration pagdating sa mga ganitong mga application. So gusto ko basahin niyo maigi yun. Nung time ko, since registered nurse na ako sa Pilipinas and sa Dubai, ang hinihingi lang nila sa akin is yung PRC license ko at saka yung lisensya ko sa Dubai. And ang sabi sa akin nung agency when I was in Dubai, as long as natapos ko yung 2 years, kahit, for example, kahit hindi ako registered nurse noon sa Pilipinas or Dubai, matapos ko lang yung ASE program, or kapag hindi ka nurse, hindi mo alam yung ASE program, it is, Associated Health Science Education. Kumbaga yung first 2 years ng nursing program sa Pilipinas, pasok ka na sa caregiver program ng Canada. So, may tinatawag kaming 172 units. So, ngayon di ba meron ng grade 10 ba yun sa Pilipinas? So, matapos mo yung grade 10, pasok ka na sa caregiver. Kukuha ka na lang ng caregiver certificate program. Basta kailangan mo ng CPR sa Pilipinas. So, ngayon, as long as matapos mo yung second grade 10 or second year, kung di ka naabutan ng grade 10, at as long as natapos mo yung second year college sa Pilipinas, is pasok ka na sa caregiver program. Pero ngayon, medyo strict yung Canadian immigration at yung ibang mga employers. Gusto nila kahit, kung for example, nag-take ka ng IT. So, wala siyang kinalaman sa healthcare, right? Natapos mo nga yung first 2 years, pasok ka nga sa credential bilang isang credential sa caregiver program, pero wala siyang kinalaman sa healthcare. So, i-ask pa rin ng Canadian Immigration tsaka ng employer na mag-take ka ng caregiver certificate. Ang pagkakalam ko sa caregiver certificate, so maabot siya ng 3 to 6 months. Which is okay na rin kasi kung ikaw, sasalang ka sa Canada bilang isang caregiver and wala kang alam sa pag may nangyari sa pasyente sa'yo, for example, na-stroke yung pasyente mo, kaya may hiwa, may cuts, or may abrasions, or nagkaroon ng epilepsy, or nagkaroon ng syncopal episode, hindi mo alam ang gagawin, or major trauma. At least, may idea ka kung nag-take ka ng course ng caregiver, di ba? So, mas maganda na rin siguro na nag-take ka ng course ng caregiver certificate sa Pilipinas. Ayun. So, guys, ayun yung disclaimer. So, yung English naman, guys, honestly, nung time ko when I was in Dubai, papuntang Canada, nag-Skype kami ng employer ko, and hindi, nung interview, parang one set lang siya, one set ng Skype interview lang yon. Tapos natanggap na ako. Honestly, hindi ako hiningan ng IELTS. And binabasa ko yung website ng Canadian Immigration, ilalagay ko siya dito sa baba, ilalagay ko siya dyan. And hindi ko makita na kailangan siya ng IELTS. So, hindi ko alam ah. So, kayo na bahala mag-check sa agency and kayo na rin bahala mag-check sa immigration kung kailangan ba talaga ng IELTS papuntang Canada if you're working as a caregiver. Kasi pagkakalam ko, nung time ko kasi hindi ako hiningan eh. Hiningan lang ako nung time na kailangan ko na mag-permanent resident. Kailangan ko na mag-apply as a permanent resident. Ayun yung time na hiningan lang ako ng IELTS. Pero ayun nga, chinecheck ko talaga yung website, di ko makita na kailangan talaga ng IELTS for caregiver, for you to work as a caregiver in Canada. Kasi hindi naman kailangan ng backup ng pabunggahan dun, di ba? Pero, for your own sake, always check the website, mag-take na rin ng IELTS. General lang naman ang kailangan dun, hindi naman kailangan ng academic IELTS. Ang academic yung mas mahirap, yung general is yung medyo madali ng konti. So, next question is yung age limit. So, guys,
Canada is non is a non-discriminatory country. Meron akong ka-workmate na 50 plus years old na nagtatrabaho pa rin sa ospital. It depends on your employer kung 50 ka na or 40 ka na and gusto ka nila. Kung gusto ka talaga nila, they will sponsor you, they will process your papers. Pero ang pagkakaalam ko, walang age limit sa Canada. Maraming nga nagtatanong sa akin dito, may age limit pang pag-study sa Canada. Wala ring age limit ang pag-study sa Canada. You know what guys, 34 years old ako nung natapos, 34 years old ako natapos ko yung registered nurse program ko dito sa Canada. And sinasabi ko sa inyo guys, ang dami kong classmate na above 40 years old and nagwo-work pa rin sila ngayon. And sinasabi ko sa inyo guys na walang discrimination dito sa Canada. Marami nang tataka sa akin, natataka kasi ang resume dito sa Canada, we don't put our age, we don't put our date of birth, we don't put pictures on our resume. Kasi that's a form of discriminatory. You don't put your religion, you don't put your status, kung married ka ba, and you don't put your ethnicity. Unlike sa Pilipinas, you put everything right. Kung Roman Catholic, kung ano ba, Asian ka ba, kung married ka ba. We don't put those, we don't even put our pictures. Kasi it's a form of discrimination dito sa Canada kapag nilagay mo yun sa resume mo. Kasi gusto nila, they base your employability, yung pag-hire sa'yo, based on your interview, based on your skills. So, next question is para sa mga nurses na gusto mag-upgrade. Guys, nung time ko, nung 2009, pumunta ko dito, natapos ko kasing kontrata ko noong 2011. 2 years yung Living Caregiver Program. Pero hindi ko agad na ako yung PR ko kasi naghintay ako ng work permit. Tapos ang tagal na dumating ng PR ko. Nag-apply pa ako ng PR. Matagal yung processing na yun, guys. Hindi ako pwedeng mag-upgrade as a registered nurse. Hindi ako pwedeng mag-submit ng paper sa NNAS. Kasi ganito. Ang NNAS, they will require you to do the bridging program. Ang bridging program, guys, you can ask the NNAS to assess your papers. Pwede yun, guys. Pero if they ask you to do the refresher course, hindi pa pwede, guys. Okay? Clear pa tayo doon? Yung refresher course yung hindi pwede. Kasi ang pagkakalam ko, as a live-in or as kapag nasa caregiver program ka, hindi ka pwedeng mag-study ng more than 3 months. Pwede ka ng mga certificate, mga one-day certificate, yung mga personal growth education or mga seminar na pwede mong attendan. Pero hindi ka pwede mag-study more than 3 months. Pero always check the Canadian Immigration website. Kasi kasama yon sa contract mo. Okay? And then, can I have a part-time job? Hindi ka pwede mag-part-time job sa iba kasi yung kontrata mo is solely sa iyong employer lang. Okay? Hindi ka pwede mag, for example, live-in caregiver ka. I'm sorry guys. Live-in caregiver ka. Hindi ka pwede mag-caregiver sa iba pang employer. Okay? Kasi that is a ground for deportation. Pwede ka ma-deport kapag nalaman ng employer mo na ginagawa mo yun. And then may mga Pilipino na nag-under the table kasi gusto nilang mas maraming income. Kapag nahuli ka na employer mo, kapag may nagsumbong sa'yo na Pilipino or co-worker mo sa immigration, that is a ground for deportation. Kaya mas maigi na tapos mo yung contract mo and then you find another job. Okay, as a part-time. Mas maganda lang gano'n. Mas better be safe than sorry. Yung next question na madalas ko nakukuha is yung processing times. According dito, 7 weeks sa Pilipinas, you can always check the processing times guys sa website. Napakadali. Alam nyo yung website na ng Canadian Immigration is user-friendly. You can check everything in there. When I was in Dubai, ang processing times, umabot siya ng 9 months. Pero that was 11 years ago, guys. 9 months. So, ngayon, nung chinek ko yung Pilipinas, ang processing times nila for temporary worker is 7 weeks. So, siguro, it depends pa rin yun sa mga biometrics, sa pagkuha mo ng visa, sa visa stamping, lahat. So,
sa medicals mo. So, it all depends pa rin sa person o sa immigration officer na magpa-process ng papers mo. Pero nakalagay sa website nila 7 weeks or 2 months, di ba? 1.5 to 2 months. Which is good na rin. And then, agency, guys, wala akong maibibigay sa inyong agency tulad na sabi ko kanina ng introduction. Wala akong pagmamayaring immigration agency dito sa Canada, sa Pilipinas or sa Dubai, guys. Wala akong connection. So, isa lang akong vlogger, isa lang akong nurse dito sa Canada. Wala pa akong connection, guys, so I cannot help you with that. Hindi po ako mayaman, lalo na may mga nagme-message sa akin, nagpapatuloy sa mga kanilang mga business, guys. Oh my God, guys, I cannot take those. Well, grabe, wala akong masabi. And lalo na sa mga nagpapasponsor sa akin, kung kailangan ko daw ng nani. Oh my God, guys. Nani, anin ko yung nani. Nani, para kanino. Nani ko mag-aalaga sa akin, guys. No, I cannot. Anyway, ang advice ko sa inyo, guys, just go for it. May mga nagtatanong sa akin kung paano ko nakuha yung agency ko. Ang sabi ko nga sa kanila nung time ko nung 2009, when I applied for the caregiver, wala pang Google nun, wala pang Yelp, wala pang mga Google reviews, di ba? Nung time ko talaga nagpunta ako doon, naglakas ako ng loob, chinek ko talaga yung Gulf News noon, which is the newspaper sa may Dubai. And then naglakas talaga ako ng loob na pumunta ng agents ng office na agency, and then I scanned the place, chinek ko kami permit sila, chinek ko yung mga tao, tapos talagang yung alam niyo yung mga palabas ng mga aplikante, in-interview ko sila. Sabi ko, ate, kamusta yung ano agency? Ano, palis ka na ba? Ganyan, ganyan. Tapos, mukha naman silang legit, di ba? Sa mga nagdadalawang isip, tatanong sa akin, kuya, paano ba malalaman kung legit yung company or hindi? You guys have all the resources. You guys have internet. You guys have POEA website. You guys have everything na ngayon 2020. Nung time ko ng 2009, wala kaming lahat ng ganito. So guys, gamitin nyo lahat ng resources. Kasi hindi ako mag-decide para sa inyo, guys, na, oh, hindi maganda yan, guys. Hindi ako ganun, guys. You guys are adults already. You guys can decide for your own. Hindi ako mag-decide para sa future nyo. Sinasabi ko nga lagi, take that big leap forward. Take that big step, guys. Kasi kung puro kayo hinala, kung puro kayo ay hindi ako sure, parang yung agency parang di sure. Parang ayok maloko eh. Kung puro kayo ganun, guys, kung puro kayo takot sa sarili nyo, kung wala kayong trust, alam mo yun, baka mas stuck talaga kayo dyan sa Pilipinas kung ayun yung gusto, kung if you cannot dream, kung hindi kayo marunong mag-trust, how can you reach your dream, di ba? Kumbaga, you need to get out of your shell. You need to learn how to trust people. Kasi ganun lang naman eh, you base your relationship on trust. I know it's really hard ngayon sa Pilipinas kasi ang dami mga bogus-bogus. Pero, you have all the resources na, guys. But anyway, guys, that's how I'm going to end this vlog. Hopefully, makatulong sa inyo to. Alam ko medyo mahaba na to, pero hopefully, makatulong to sa mga gusto mag-caregiver dito sa Canada. And you guys comment lang dito. And then, if you guys have any other questions, you can always message me sa Facebook. It's www.facebook.com/KigelTV. Bye for now!